sobrang kinis lang na, Pak Dewey, ang putik mo. Ang ganda, Tish. Parang, pag-anon. Or pwede siyang, bilog lang siyang ganyan. Hindi ko alam yung mga ganun. Basta kung ano yung lumalabas sa inyo. Ala! Ah, yun pala yung purpose nung setting powder pagka bumaba yung mascara. Actually, yung ningang ko sa'yo yan, gagawin mo siyang primer sa eyeshadow. Kung gusto niyo talagang kitang-kita or matagal kumapit yung makeup, yung eyeshadow niyo, huwag niyo nalagyan ng powder yan. After na concealer, diretso na kayo sa eyeshadow. Pink, tas pink, and then, yan. Tas, saka ito, parang ito gamitin natin siya. Pero puro glitter kasi na eyeshadow. Mas maganda kung nag-umpisa ka sa transition. Kanina. Ito na yung critical. So, ito muna, transition shade. Ganun din. So, ito yung lalagay mo ng transition. Yung, ano nang mas? Sa may brow bone. Yan. Okay na yan. Tapos, okay lang ba na ito pa rin yung gamitin? Or kailangan ibang brush? Ako, yun na yung pang-blend mo. Tapos, pero iba yung lalagay. Ito, yung angle shell. Ano bang type mo, Teach? Pa-wing or pa-bilog? Kasi ganun dalawa kasi sa eyeshadow. Pwede siyang pa-ganun. Parang pa-wing siya. Mm. Parang pa-ganun. Or pwede siyang bilog lang siyang ganyan. Hindi ko alam yung mga ganun. Basta kung ano yung lumalabas sa inyo. Ah, sige. Itong brown na to. Yun yung lalagay niya dito sa part na ito. Buo. Nakasmoke. Go. Pwede ka mag-start sa... Alam mo yung circular motions? Onti lang. Para nag-build in siya. So, ito, inaangat mo ng onti hanggang dun sa ginawa mo. Hindi sa labas ng, ano ah, ng transition. Sa loob lang. So, nagawa mo to parang half. Ikot-ikot? Paikot lang. Hanggang umabot siya dito. Pero huwag mo lalampasan yung transition shade na ginawa mo. Parang enough to touch it. Basta hindi siya abot doon. Nakakatulong din guys, kung habang nag-makeup kayo, is nakatingin kayo sa baba, right? Pero nakataas yung kilay para mas nasa-stretch, tapos nakakapit yun. Parang ganda. Ito normally hindi ito ginagamit, right? Pero maganda itong pang product applicator. Ginagamit ko siya pang lid. Mas maganda sa lid is kamay. So yung black na kami, para mas mag-dark siya, tapos nakikita niya itong part na ito. I recommend guys na pwede nyo din ba sa inyong eyeshadows nyo kung gusto nyo mas intense yung color. Pero, so di ba nakikita nyo yan, naglagay ako ng application, nag-apply ako ng powder. Tignan mo, open my eyes mo, bitch. Nakikita mo yung parang dark effect niya. So, yun lang siya sa loob. Hindi mo dapat nalampasan yung... So, after nun, kukunin mo lang yung ginamit nyong transition na brush. Biblend mo lang para walang harsh edge. Tapos after nun, normally pag nagbe-blend ka kasi is nawawala yung color. So, dadagdagan mo lang siya ulit. Ganun pala yun. Kasi ako usually, nagtatanggal ako ng mga harsh channeling. Nawawala yung color. Hindi, so kapag tapos na, so hindi ko na nababalikan yung stitch. Like, parang gagawa ka ng triangle na nakaside. So, anong pinapeg natin? Bilog yung mata ko o yung... Medyo lumabas siya as angled eh. Depende kasi yan. Kung tulad kayo ng eyes ko, downturned yung eyes ko. Medyo ume-effort ako pag ginagawa ko siyang wing. Usually sa akin, nagiging wing talaga siya. Kasi pag ganun, eyes. So, eto na yung sa lid na tayo. Ang technique dyan, guys. So, pukunin niyo ulit yung concealer. Nalagay niyo ulit tong part na to. Para mas mag-intensify yung color. So, be careful na hindi niyo matatakpan yung nilagyan niyo. Tapos, kukunin niyo na yung pink. Use your ring finger. Promise, sobrang mas maganda yung kapit ng eyeshadow pag ganito.
kukunin niyo ulit yung transition shade. Tapos, ito na yung buo. Buo mo na siyang i-blend. Kunin natin yung highlighter niya. Tapos yung pinky finger naman, talagyan natin yung tear duct. Tingnan niyo guys. See? Buo siyang kumikimpap. Meron siyang, may connection siya. Before natin tapusin yan, ako nang pipili ng color mo sa eyeshadow sa baba. So ang gagamitin lang natin is itong dalawa. Bubuin mo siya. Next is yung black. Pero ito dulo lang. Guys, okay lang yung black niya kasi hindi harsh. Meron kasi mga black na harsh. Ito lang, dulo lang. Please. Para lang mag-uniform yung pagka-dark nito. Dito. Tapos, good. Buo na siya. So, yung ginamit yung highlight, lalagay niya yun ulit sa tisas. Sa may tear duct. Pero sa lower eye naman. Tapos, I would suggest na mag-black eyeliner. Ito is, hindi ko alam, tigbibente lang din ata ito sa Changi-an. Pero maganda kasi siya. Huwag niyong minamalit yung mga Changi kasi ang ganda ng mga products nila. May mga fat finds din naman sa may mga maganda. Anong gagawin natin sa buong waterline? Try mo yung kalahati lang. Yung nilagyan mo lang ng dark. Okay, I'm good with that. Mangihiram tayo ng eyeliner. 100 pesos lang yun guys, pero sobrang nipis kasi niya. Napanood ko kasi doon sa chute. Diba? Ay, ang ganda naman ito. Tingnan mo, ganyan lang kaliit yung tip niya. Sobrang nipis, diba? Ganito ko mag-eyeliner sa labas mo. Medyo tinuruan ko na siya din that. Mas maganda kasi pag mas manipis yung eyeliner. Ay, parang makapalang yung pilip mata mo. Sobrang liit nung ano niya, tip, parang kahit sumobra ka ng lagay, maligos pa rin siya. Madaling habulin. Tsaka maganda sa eyelids ni Kat, nakikita pa rin yung eyeshadow. Problema kasi sa pag-felt tip, minsan mabilis kinakain niya yung eyeshadow, so parang hindi mo na siya magamit after. Parang kailangan mo siyang itakdak. Yun naman ako proud kay Kat sa eyeliner. So, mga nagpapareview dyan ng eyeliner. Yung email ko nandyan lang sa baba. Mascara sana. Kaso mag-ano ba tayo? False eye. Ikaw, pwede rin naman false eye, pwede rin naman mag-hindi. Pero ako normally kasi, kung glam talaga or kung super... Parang ano lang naman to eh, yung date night look. Wow, date night. Ano na lang ako, mascara na lang no. For now. Kasi natanggal na yung ano ko, eyelash extensions ko ng Prima Skin. Tumagal siya sa akin for 3 weeks. So, 1 month na yun ngayon, kaya clean na, wala nang... Hindi natanggal yung mga pilikmata mo nung natanggal? Hindi, yun yung maganda doon kasi hindi natanggal yung mga pilikmata ko nung natanggal since human hair yung ginamit nila. Kasi pag human hair, isa-isang strand yung kabit nila. Unlike kapag ka-synthetic, pag synthetic kasi parang tatlo-tatlo eh, nakakabit na siya ng tatlo bago nila ikakabit ng ganun. Kaya mabigat, pagka tinanggal mo, bunot yung pilikmata mo. So, feeling ko itatry ko yung sa pangin response. Pag human hair, ano, isa-isa lang, tas malinipis siya. Sobrang nipis ng glue. Kaya hindi maapektuhan yung tunay mong pilikmata. Kahit or, tingin ko wala naman talaga ako nun. Pero, meron pa rin. Avon din tong, ano, mascara. Super shock. Ala! Yung pala yung purpose nung setting powder pagka bumaba yung mascara. Dapat ginagawa mo rin yung lower lashes mo. Marunong ka ba? Hindi. Parang wala ako nun eh. May ganun ba? Meron, may magic hair. Mas safe siyang gamitin. Masyadong ano ba yun? Maliit na mascara dapat yung ginagamit pagka ganun? At the guys, meron akong favorite na Everblend Advance na Lash Defense. Ayan siya. Ito yung top, ito yung pang lower niya. Sobrang nipis din. So, i-trust that. Medyo kailangan mo na siyang shadowin kasi sobrang ganda ng eyeshadow kapag meron kang pelikmata sa baba. So, ginagamit ko pagkatapos ng bottom lashes, ginagamit ko yung for top lashes para kumapal siya. See? Funk! Meron, di ba? So,
Yan, pa-zigzag. Yan. So, after nyan, ang gagawin natin is iba-brush off na yung powder. Kabog. Ngayon lang ako naglagay ng ganyan. Awesome. Anong pambrush natin yung pang-highlight? Ito kasi yung pang-highlight ko. No. No. Kung yan yung pang-highlight mo, no. Ito kaya? Ano bang ginamit mo dito? Yung buong powder na, di ba? Buong face. So, lightly swift lang. So, pag ninight mo to, unting swirl lang sa made product. Kamusta? Jesus. Ikaw mo, parang nag-highlight siya. Natapos, paikot sa may ano, para mag-blend yung blush on at saka yung contour. Pagka yung malapit na dun sa mata, matatouch ng chenis. Ano yung chenis? Basta yung may nakalagay. Hindi ko lang kung nabansin nyo. Pakla din po talaga ito sa kaibigan ko. Oo nga. Ito, gano'n. Paikot din ito. Paano itong ganito? Yes. See, highlighted na siya. Ay, kabo. Yung forehead dish natin. See, mas malinis. Parang hindi ako yung nag-makeup sa sarili. Pero it's good. Yes. Mayroon pa tayong isa highlight. Alam niyo, guys. Ginagamit ko ng brush. Hindi ko alam kung tama. Okay. Pero ako kasi normally design for highlights. Pero, kung wala kayong ganun, pwede kang gumamit ng eyeshadow na brush na fluffy ah. Kasi mas makikita to. So, kung gusto niyo mas mag-intense yung highlight, eto yung gagawin niyo. Babasain niyo siya na... Ano yan? Actually, kahit hindi naman siya ano... Parang, oy, nabasa! Sorry. Hindi naman talaga siya actually kailangan na ganun yung ginamit niyo. Pero, pwede rin siya kahit normal na tubig lang. So, ilalagay niyo sa highlighter para kumuha siya ng product. Yung iba, parang yung eyeshadow yung ginagamit nilang pang highlight. Mm-hmm. Ay, oo nga. Ang madalas talagang ginagawa ko is basa, ay, tapos hindi ko alam kung saan yung tamang nilalagay ng highlights. Ito. Ito, actually, lalagyan din natin yun. Tapos pala, letter C. Itong part na to. Para pag nagpinamaan siya. Buo. Oh. See? Oh, kasi nilalagyan ko lang dito eh. Basta dito. No. Na yan to siya actually. So, makikita nyo siya na parang sobrang kinis lang, no? Pak, Dewey, ang puti mo. Ang ganda, Tish. Now, parang ano, ang gawin. Tanong, kaya mo kayang gawin sa kabila. Ito mo to, itong C, hanggang gano'n. Woo! Look at that glow. So, aantayin mo lang siya mag-dry. So, pag nag-dry to, saka lang siya i-blend. Mm-hmm. So, gawin na muna natin yung sa ilong ni guys. So, ako dito, as in, sobrang maliit lang dapat. Ang ginagawa ko dyan is buo. Wag. Gawa kang exclamation point. Nakita mo yun? Ano dapat? Yung dulo lang. Mm-hmm. Tapos, itong bridge. Dahan-dahan lang yun dapat. Or, sometimes, you can use also your hands. See? I think, hindi na nila dapat ako sa kanya, kamayin niya na lang yung... Di ba ginawa na natin ito sa puerto? Oo. Yan, kamayin mo na lang yung... Highlighter. Highlighter. Kasi, after, para mas kumapit siya. And ma-blend mo yung mga buo-buong bagay-bagay. See? I'm so proud of you, Peach. Ngayon lang to, pag ako lang mag-isa patay tayo dyan. Charot. Hindi, sisikapin ko. I like to do this, too. So keep it. Pero wala pa akong lipstick. Ako nga pala. Pero okay lang. Sige, pwede mo naman siya umpisahan siya. Mag-i-lipstick na tayo. Oh, see? Mag-auto-focus siya pag sobrang... Pag ano siya, pag nangigay pala. Pati yung pag-focus natutunan natin. Nakita nyo na ito din sa aking haul. So guys, kung ayaw nyo lumikin siya sa ipin, ang gagawin nyo na after nyo mag-lipstick, gagantuin nyo lang siya. Para mag-aan. Try ko ngayon gawin ganun. Ano? Ilaan mo lang siya. Hala! Yung ditch gano'n. Nakaganto. Gumawa mo yun. Gumawa mo. May naraman lang. Kaganya? Oo. Kaganon? Hindi. Huwag mo. Asa gano'n lang. Nakakiss. 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 Mag-kiss niya. Tapos sila mo. Yun siya. Hindi yung wala sa ito. Nabalik natin yung sa cutest bone na highlight. Sobrang ganda kasi ngayon pag may gloss. Uy! Ang ganda ng pink niyo. Okay guys, hindi pwedeng matapos ang isang tutorial ng walang aura. Kaya, so, montage tayo.
ating natutunan na mga mali ng gawing pag-makeup na naitama na natin ngayon. Okay, so ang mga mali niyan is consider yung mga ginagamit ng brush. Importante kasi talaga yung mga brush. Paggamit ng brush. Oo, kasi maganda yung pagkalagay kapag tama naman yung brush na ginagamit mo. Pero as I've said nga naman, is may kanya-kanya tayong technique. Mas maganda kung pinapractice ninyo para mag-guarantee ng sarili yung technique. Saka yung mga bago ko natutunan yung eyeshadow. Pag ano yung baking. Yung baking din. And yung mga... highlight. Ayun, yung highlight. Tapos yung tamang posisyon ng contour, ng blush. Actually, parang halos lahat. Ang importante dyan, guys, dapat natatama natin yung mali. Kasi di naman pwedeng makeup ka lang ng makeup. It's your face naman. Kasi dapat nag-improve tayo sa ating life and everything. Yun lang. Thank you so much to Seriously Ramwin. So guys, if may gusto kayong mga makeup looks, mayroon ako mga makeup looks sa channel ko. Tapos, hopefully, makatulong sila sa inyo. Yes. Not kayo ng mga tutorial niya. Ang dami niya rin sa channel niya. Subscribe. Nakikita niya naman siya, di ba, sa mga travel vlogs ko. Kasama ko rin siya talaga lagi maglakwatch. Kaya, ayan, bye na muna sa ating kalakwatcha for today. Na si Seriously Ramwin. Subscribe. Ayan. Thank you for watching, mga kalakwatcha. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and ring the bell for notifications sa aming mga next na upload. Ito kasi medyo pang girly to. Kaya yung voice, wait lang. Meron akong mga next na uploads dyan para sa inyo. Medyo mahaba tong vlog na to, kaya hindi muna ako dito mag-shoutout sa next video na lang tayo. Ayun lang, mga kalakwatcha. Thank you for watching. See you next trip! Bye-bye!